Pinay imbisigahan ni Senadora Miriam Defensor Santiago ang manipatuloy na importasyon ng mga segundamanong sasakyan sa Port Irene sa Cagayan. Aabot sa 200 ang mga sasakyan kada deliver lang doon, ayon sa report ng Philippine Daily Inquirer. Sa kabila ito ng pagbabawal ng Korte Suprema na mag-import ng mga second-hand vehicle. Sinubukan ng GMA News na hingi ng panig ng mga opisyal ng Cagayan Economic Zone Authority o CESA na namamahala sa Port Irene pero tumanggi silang magsalita. Pero sinabi ni CESA Senior Deputy Administrator Nilo Aldeguer sa Inquirer na inisyu ang import permit ng mga sasakyan bago lumabas ang ruling ng Supreme Court noong January 7. Ayon naman sa Bureau of Customs, dapat manaig ang desisyon ng Korte Suprema. Hinarang na raw nila ang pag-i-issue ng importation papers para sa mga sasakyan. Ipasisiyasat din ni Santiago ang manipapel ng tubong Cagayan na si Senate President Juan Ponce Enrile sa CESA. Wala pang pahayag si Enrile sa issue.